Good morning, friends. Today I'm gonna cook my quick and easy pancake recipe. In a big bowl, put the dry ingredients, all-purpose flour, 1 1/2 cups, and you need to separate the dry ingredients from the wet ingredients. Second step, add the white sugar, 4 tablespoons white sugar, and mix. Haluin nyo lang mabuti. I-mix nyo mabuti ang flour at saka white sugar. Tapos maglagay din tayo ng baking powder. 10 grams baking powder. Ilagay din natin sa ating flour at saka sa ating white sugar na hinalo na natin. At pagkatapos, haluin lang natin ulit upang ma-mix na yung dry ingredients natin. Pagkatapos nito, mga friends, isusunod naman natin yung ating wet ingredients. First, 1 large egg. And the second is the fresh milk. It's 1 1/2 cups fresh milk. Kailangan lang natin i-mix yung egg sa ating fresh milk. At haluin din natin mabuti para mag-combine together yung mga wet ingredients natin. At pagkatapos nito, mga friends, yung ating dry ingredients. At bago ko pala makalimutan, kailangan nating maglagay ng olive oil. Olive oil ang ginagamit ko sa aking pancake, kasi yung olive oil ay mas healthy sa ibang oil na gagamitin natin. Yun ang dahilan na olive oil ang ginagamit ko. Maglagay tayo ng 1 tablespoon olive oil. Para sa ating wet ingredients. Ang purpose pala dito, para hindi mag-stick yung ating pancakes sa ating pan, kailangan natin na may moisture sa ating pancake ingredients. Kaya tayo naglalagay ng olive oil sa ating pancake. And imi-mix lang natin ulit hanggang sa makombine na natin yung ating wet ingredients. At pagkatapos nito, kunin natin yung dry ingredients at ihahalo natin ang ating wet ingredients sa ating dry ingredients. Simulan na natin. Ilagay lang natin yung half na wet ingredients at i-mix natin. Huwag natin ilagay lahat ng ating wet ingredients kasi hindi na natin makontrol kung masyadong malabnaw yung ating pancake mixture. Kaya dahan-dahan lang natin ang paglagay ng ating wet ingredients sa ating dry ingredients.
Yan ang ating tips, mga friends, upang hindi tayo pumalpak sa ating pancake recipe. At imimix lang natin ulit hanggang sa maghalo na lahat na ating ingredients sa isang bowl. At pagkatapos nito, ipakita ko sa inyo kung ano ang exactly mixture na hinahanap natin sa ating pancake. Haluin lang nating mabuti. Para dumikit sa isa't isa ang lahat nating ingredients. Sa paghahalo nga pala, may tips akong ibibigay sa inyo. Huwag niyong i-overmix ang iyong paghahalo. At saka huwag kayong mag-apply ng full force sa paghahalo. Dahan-dahanin niyo lang ang paghahalo sa mixture. Para hindi ma-overmix ang ating pancake mixture. At ito na ang ating pancake mixture. At dito, nagpapainit na ako ng pan. Hintayin lang natin na maging mainit na mainit ang ating pan bago natin ilagay ang ating pancake mixture. Hintayin lang natin ng at least 1 minute. And I check. Sa puntong ito, yung ating pan ay hindi pa masyadong mainit. Hintay-hintay lang tayo ng konti. Hanggang sa maging mainit na ang ating pan. Huwag natin ilagay yung ating mixture sa pan pag hindi pa mainit kasi ang kalalabasan niyan, dumikit yung ating pancake sa pan. Ngayon, mainit na, ilagay na natin yung ating mixture. Na ganito lang kasimple. Ilagay nyo at ipa-flatten nyo lang yung mixture sa pan. Tapos, hihintayin lang nating mag-dry ang kabila. Malalaman din natin na luto na yung ating pancake, yung kabila ng ating pancake pag nakikita na natin yung bubbles sa itaas at magda-dry na yung bubbles. So, ibig sabihin, naluto na yung kabila ng ating pancake at kailangan na nating ipi-flip. Pero sa ngayon, as you can see, hindi pa natin nakikita yung bubbles na nagda-dry. So, kailangan natin maghihintay muli ng ilang minuto bago natin ma-flip yung ating pancake. At saka, tips mga friends sa pagluluto talaga ng ganitong breakfast pancake food. Dapat meron tayong pasensya. Kasi, pag wala tayong pasensya, hindi tayo makahintay. Pag hindi tayo makahintay, mabakjab ang ating pagluluto. Yan po ay isa sa mga tips na i-share ko sa inyo. Kailangan sa pagluluto ay patient. At sa puntong ito, ready na ang ating pancake. I-flip na natin. Nakikita nyo yung ating pancake? Medyo na-overcook lang ang ating kabilang side. But caring-care din yan. Masarap din yan kainin. Ipa-partner natin sa ating coffee mamaya. Paborito ko kasi yung pancake, lalo na pag breakfast.
kasi napakadali lang talagang lutuin. Ito na po ang ating unang nalutong pancake. At yung natitira nating mixture, ulitin lang natin yung ating procedure. As you can see, there's a small hole in the surface. So it means that our pancake is already cooked. This is the tips if the pancake is cooked. It's a lot of hole in the surface of the pancake. But yung natitira nating mixture, ulitin lang natin yung procedure. And this is the delicious pancake homemade by Jella Kids Channel. Just try this in your home and your family will love it. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe.